what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. What's up mga Capsters? Welcome back to our channel. I'm Cris. Kumusta kayong lahat? Kumusta ka muga, boss? So dito sa catch-up na to, it's my turn to share 20 interesting facts about myself. So if kaka-visit nyo lang sa aming YouTube channel, please don't forget to click on the subscribe button and the notification bell para updated kayo sa mga next vlogs namin. And you can also follow us in our social media accounts, Facebook page and Instagram na @ChrisandPal. My full name is Cris de los Santos Andaliz. So yun dapat yung pag-pronounce ng last name ko. A lot of people call me Cris kasi wala namang ibang choice. So ang nickname ko sa bahay, madami. Poloto, Nonoy, Noynoy. Sa akin ng pamangkin ko is Kakel. 9th of November 1988. So ibig sabihin I'm a Scorpion. Yes. So sabi nila yung mga Scorpion daw are very strong-willed, may mga matataas na ambisyon. Yes, ambisyoso po ako. Kaya patuloy akong lumalaban. And then we are very sociable daw. So I was born and raised in Pili, Camarines Sur. So yes, Bicolano din po ako, like Pao, 100% Bicolano because my parents are both from Camarines Sur, 100% Oragon ini. So, nag-high school po ako sa Ateneo de Naga University and then yun nga, lumipat kami ng Makati for college. So I finished my degree of business management at the Asia Pacific College. Yung mga hindi po nakakaalam, yung APC, it's a school founded by SM Foundation and IBM. We're located at Magallanes Village, Makati City. That's along South Superhighway. So we've got it all for you. Hello sa mga batchmates ko and sa mga schoolmates ko from APC. So currently po, I am working as a residence manager dito sa Singapore. So I am in property and asset management. My main interest is music. So I love to sing, I love to play the piano, I write songs. Madami po akong mga sinasalihang choirs kahit even before sa Pilipinas pa. Aside from that, I enjoy traveling, I enjoy trying new experiences, I enjoy working out kahit medyo tumaba na. I love eating food. Dati hindi ako adventurous sa pag-try ng mga iba-ibang klaseng pagkain, pero ever since I moved to Singapore, medyo nagiging adventurous na din yung aking panlasa. So pag tinanong ako kung saan ko gustong makapunta, the first thing that comes to my mind is I want to visit Europe. Kasi I've heard a lot of good stories, great stories actually from my friends, from my colleagues. So gusto kong mag-country hopping kasi magkakatabi lang silang mga bansa. So I want to visit France, I want to go to the UK, and I want to go to Amsterdam. Basta gusto kong puntahan yung mga sinasabi nila ng mga romantic places and then yung mga masasarapang wine. So yun ang gusto kong puntahan sa Europe. Naalala ko nung bata pa ako, first day nung classes ng Kinder 1. So syempre batang-bata ka pa. Ayokong pumasok for some reason, sigaw ko ng sigaw nung hinatid ako ng tatay ko. Sabi ko, ayokong pumasok. Tapos, so yung tatay ko siguro dahil napapahiya na. So inuwi na lang ako. Pagdating sa bahay, pinaluhod niya ako sa munggo. Pero dahil mahal na mahal ako nung nag-aalaga sa amin na si Mama, Mama Nating, nung pag-alis ng daddy ko, pinatayo niya ako kasi syempre masakit sa tuhod yung munggo, di ba? Tapos nung pauwi na si daddy, iniikot-ikot niya yung munggo sa tuhod ko para kunyari magmukhang nakaluhod talaga ako all throughout. So yun ang hindi ko makakalimutan. Anything na may patatas, na to the point na gusto ko nung samahan si Sarah na magbalat ng patatas sa chimney. Hindi, joke lang. Mahilig talaga ako sa patatas. Kahit ano yan, french fries, yung sa mga sinasahog-sahog sa mga ulam na patatas, corned beef na madaming patatas, basta lahat ng patatas, hash brown, mashed potato, basta patatas, gustong-gusto ko yan. Kontento naman ako sa kung ano yung binigay sa akin ng Diyos dahil gandang lalaking to. Pero I think yung isa sa mga insecurities ko sa buhay is yung laki at shape ng mukha ko.
Kasi lalo pag nagpipicture kaming magkakapatid, parang sinasabi ko, palagi ako nagko-complain na, ano ba yan? Bakit parang kalahati ng screen na occupy ng mukha ko? Tapos sila parang gano'n, ang liit-liit ng mukha. So hindi naman ako nagko-complain kasi okay pa din naman. Pero yun siguro, yung hugis ng mukha, tsaka yung laki ng mukha. I'm a type of person na kapag gumawa ka ng isang action, I accept whatever consequence or the outcome is. Pero kung meron akong isang regret siguro is nung hindi ko inayos yung pag-aaral ko nung college. Just to give you a quick background, so in short, instead na 5 years matatapos ko yung course na accountancy, it took me almost 8 years to complete my degree. That experience gave me a lot of learnings. Madami akong na-realize na kahit hindi ko man na-fulfill yung dream ko at yung dream ng mom ko na maging CPA, pero that experience made me a stronger person. Mas lalo kong na-value yung mga opportunities and yung chances na dumadating at naibibigay para sa akin. So yun. Aside from singing and then yung playing the piano na natutunan ko on my own, I think isa sa mga special skill na meron ako is yung I'm good at troubleshooting things, making things work, lalo kapag nagkakaroon ng problema. Halimbawa, kapag yung aircon sa bahay is nagma-malfunction, na-figure out ko on my own kung paano siya paaandarin ulit. Sa office, ako yung takbuhan ng boss ko or ng mga colleagues ko na kapag nagkakaproblema sila sa computer or sa laptop, I can reset things for them, I can make it work again. Hindi ko alam kung paano ko nagagawa, pero I'm just naturally good at it. This is not something that I'm proud of, pero malakas po talaga akong uminom, lalo na nung bata-bata ako. Alam niya ng best friend ko na si RJ. Hello, Dre, kumusta ka dyan sa Kuwait? And then si Arvin na nandito din sa Singapore. Malakas po talaga kami uminom noon. Ngayon, paunti-unti na lang kasi mahal ang alak dito sa Singapore. Pero ang favorite ko na alcoholic drink is Red Horse pa din. Iba talaga ang tama ng Red Horse. Mura lang, and then strong talaga siya. Kung tatanungin mo ako nung bata-bata ako, ang sagot ko is mahirap. Kasi parang pag lahat ng utos ng nanay at tatay mo, dahil ako lang yung lalaki, lahat sa akin. So syempre yung mga kapatid mong babae, dapat sa bahay lang. So kahit may ipapabili sila ng mga girl thing, ako pa din yun. As I mature, as I grow older, nare-realize ko na masarap sa pakiramdam kasi you're surrounded by women who loves you a lot. So overall, since ako nga ang unico iho sa pamilya, mas lalo kong na-appreciate yung pakikisalamuha sa mga kapatid na babae. Mas lalo akong natutong maging sensitive sa kanila. Alam ko na kung paano i-handle yung mga tantrums ng mga kapatid kong yan. Ay, brawling, chi and anta. And syempre sa tantrum pa ng nanay ko. Palagi akong niloloko ng mga kapatid ko na meron daw akong maikli na PC. So I'm impatient at times. And it's something na talagang win-work out ko kasi ayokong maalala at ma-brand na someone who is very impatient. It's a work in progress and hopefully mas lalong mahumaba yung PC ko. There are a lot of things na syempre you can't live without. So aside from my family, for me, hindi ko talaga magagawang i-give up yung singing or yung making music. Kasi parang it runs in my blood. That's when I feel at my best, when I sing, when I make music. And obvious naman yan. Kasi kahit dito na ako nakabase sa Singapore, I join choirs. Lalo ngayong pandemic, diba, I still join yung mga online na virtual performances. Sa vlogs namin, ang dami naming mga kanta-kanta. Mahilig ako mag-video okay sa bahay. And kahit on my leisure time, talagang kumakanta ako, tumutugtog ako ng piano. Music is really my life. Aww. I think the biggest misconception about Cris is that hindi ako accommodating, hindi ako friendly. Yung mga best friend ko, bago ko sila naging best friends, yun yung mga sinabi nila sa akin na parang namimili ka naman ng tao, na parang I'm very picky with friends, sabi nila. Tapos parang napakasuplado ko daw. I think normal lang po yun, sa, lalo kapag nagkakahiyaan at first. Pero once you crack the ice, you break the ice, at makita nyo talaga kung sino ako, hindi po ako namimili ng tao.
Parang mahirap yung tanong na yan kasi parang a lot of my friends and a lot of people who know me, kinakomment nila na para kayong pinagbiyak na bato ng tatay mo. So aside from being equally handsome, Haida, siguro I'm funnier. Based yan sa rating ng, sa ranking ng aming pamangkin na si Calix, hi ba? Kasi sa ranking ni Calix ang mga funniest person, number 2 ako and then si Daddy ay rank 10. So I think yun. Wala akong maisip na something serious, but I think I'm funnier than Daddy. Ang dami ko naman kasing mga small wins, ang dami kong mga accomplishments on my own ways, lalo na nung nag-move ako dito sa Singapore. But I think what I'm most proud about myself is I did not let my ugly past define me and stop me from pursuing my dreams. I've wasted a lot of chances, a lot of opportunities in the past, pero hindi ko hinayaan yun para hindi na ako magpursige. So I used it as a challenge, parang napatunayan ko sa mga tao na nagtiwala sa akin na I am able to change. Sa maikling panahon ko dito sa Singapore, I achieved some promotion, and sino mag-aakala na yung hindi pumapasok at hindi nagseryoso dati sa school is doing very well and nakaka-achieve ng magagandang bagay dito sa Singapore, and I am able to help my family on the ways na gusto ko. Marami akong kailangan ipagpasalamat kila Daddy and Mommy. Pero I think yung pinaka thankful ako is that they did not give up on me. Na parang at that time na parang nobody else would like to give me a chance, sinabi nila na kung walang magbibigay ng chance dyan sa akin, paano siya mag-grow? Paano na? That's something that makes me emotional kasi yun talaga yung naging parang wake up call sa akin eh, na parang had they not given me that chance, that final chance, I don't think I would be the person that I am today. So I will be forever grateful to you, Dad and Mommy. And that wraps up the 20 facts about me. So sana meron kayong napulot na aral, sana naka-inspire kahit paano, at sana mas lalo nyo akong makilala dahil dun sa mga shinare ko sa inyo. Thank you very much sa pagpanonood nitong catch-up na to. Sana tututukan nyo pa rin kami at patuloy nyo kaming supportahan in our next vlogs. And once again, this is Cris na nagpapaalalang life is short, so seize the day. Until next time, until next catch-up. Bye! Let's just do what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about our curfew, cause all that is stuck in my head is me and you.